Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. May oras ulit kami na makapagnilay sa inyong lahat, mga kapatid, saan man kayo naroon. Muli, bumabati po ako sa inyo ng isang mabiyayang pagninilay. Okay, mabiyaya po tayo ngayon. Tandaan po natin. Kasi may magandang ipapahayag sa atin ang Panginoon at nawa, magbukas tayo ng puso para sa gayon, ang Espiritong Banal ay malayang makakilos at makagawa rin siya ng mga himala sa ating mga buhay. Amen po. Ihandaan niyo po rin yung inyong mga tubig dyan, ha? Mga kapatid, para i-bless ng Panginoon yan. Mga kapatid, kahit dito sa bahay, talagang yan ang aming hindi kinakalimutan ang maglaan ng ipabibless kay Lord. Kasi ako'y naniniwala, gawain po ito ng Panginoon at marami po yung nag-message sa akin na talagang biniyayaan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng tubig. Amen po. Kasi pinaniniwala ko talaga, ujok sa akin ni Lord to na talagang gusto niyang padaluyin ang kanyang biyaya diyan para malaman ng lahat ng nakikipagnilay na kasama ko, kahit pa sa replay yan. Tandaan po natin, kahit replay yan, kahit pa sa YouTube yan, kahit inulit-ulit pa ninyo yan, tandaan po natin, hindi naman po ako ang yung presence ko, kundi yung presence ng the power of the Word of God at ang presence ng Holy Spirit. Na kapag tayo sumampalataya, God will work in us. Gagawa po ang Panginoon. Amen po? Okay. So, lahat po ay binabati ko. At huwag kayong magtatampo sa akin kung hindi ko po nababanggit yung mga pangalan nyo kasi marami po yung pangalan. Pero alam po ng Panginoon yan. Alam ni, kilala po kayo ng Lord kung nasaan kayo at kung ano ang pagmimitin ninyo na makipagnilay at na kung paano yung pagpapahalaga ninyo sa pakikinig ng salita ng Diyos, ng mensahe ng Panginoon. Kita po ng Panginoon ang ating mga puso. Tandaan po natin at siya po magre-reward sa atin. Amen po. Okay, simulan po muli natin to, mga kapatid, sa panalangin sa ating Panginoon Diyos. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ama, kami po yung muling nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan sapagkat alam namin, Panginoon, walang makapagmamalaki o makapagyayabang sa iyong harapan. Lahat kami ay dapat magpakumbaba sapagkat wala po kaming pag-asa kundi ikaw lamang, O Diyos. Kaya naman sa mga sandaling ito, anuman po ang nakita mong karumihan sa amin, inihingi po namin ito ng tawad sa iyo at pagindapatin mo nawa kami, Panginoon, muli makinabang sa biyaya ng mensahe mo ngayon. Buksan mo po ang aming isipan at puso upang sa gayon walang masayang na mensahe mo. Sa halip ito po ay matanim ng malalim sa aming mga puso at sa tulong ng Espiritong Banal ay maisabuhay namin to para sa ikalulugod mo at para sa ikapagpapala din namin, Panginoon. Ama, inaangkin po muli namin, O Diyos, ang tagumpay nito at yung lahat ng may karamdaman, lahat ng may problema, lahat ng may pangangailangan ay aabutin ng iyong biyaya, Panginoon, ng iyong habag at awa. Ang lahat ng ito muli ay aming samo at dalangin sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus na kaisa mo nagahari at ng Espiritong Banal, isang Diyos, noon, ngayon at magpakailanman. Amen. At amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Ang ating pong pagninilayan ngayon ay hahanguin ko po sa Old Testament sa 1 Samuel chapter 17 verses 48 to 51. Unang Samuel chapter 17 verses 48 to 51. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbos siyang sinalubong ni David sa lugar ng labanan. Dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato ni roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng tirador at bato. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. Patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ang ulo. Nang makita ito ng mga Pilisteo, na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Praise God, praise Jesus. Wow, may Goliath ba kayo sa buhay nyo? Makinig kayong mabuti. Makinig kayong mabuti. Sapagkat ito'y
mensahe ng Panginoon sa atin kung paano tayo magtatagumpay dito sa mga gulayat sa buhay natin. Oh, sabi mo sa sarili mo, matatalo ko rin ang gulayat sa buhay ko. Yan, maganda yan. Yan ang pamagat ng ating mensahe ngayon. Matatalo mo rin ang gulayat sa buhay mo. Okay, ano ba yung mga gulayat natin sa buhay? Mga kapatid, syempre, alam niyo po, doon sa kwento, yun yung bahagi ng kwento sa 1 Samuel na kung saan nakalaban ni David. Si David po ay batang paslit pa lamang, mga 16 years old siguro. Siya po ay pasto lamang, hindi siya army. Pero nagawa niyang humarap kay Goliath na isang higante, 9-footer daw, sabi doon, 9-footer daw si Goliath at talagang may tagapagbit-bit pa ng kanyang sibat, ng kanyang mga sandata. At talagang yung kasuotan pati yung pandigma ni Goliath ay grabe na kumbaga sa ano, ito lang mata ang mayroong butas, ano, mga kapatid, puro bakal na yan. Kaya talagang yung mga Filisteo, yung kalaban ng mga Israelita, mga kapatid, ay talagang kinatatakutan dahil dito kay Goliath na ito. At sinusugod nga nila, pinagbabantang sakupin ang bansang Israel sa pamumuno ni Haring Saul. Pero nung minsang nagdadala si David ng pagkain doon sa kanyang mga kapatid na mandirigma, mga sundalo na nakaharap nga doon sa labanan, parang standoff, parang ganun yan eh, mga kapatid ko sa Panginoon. Magkaharap yung army ng Filisteo sa pangungunan ni Goliath at saka ng Israelitas, mga kapatid, nakita ni David, hindi naman niya alam na ganun ang labanan. Nakita niya, talagang nilalait-lait yung ano, hinahamong grabe, tinutuya yung bayang Israel. Talagang hinahamong mabuti, minamaliit na mabuti nitong Goliath, tinatakot na mabuti. Ito naman mga sundalo, mga kapatid, talagang takot na takot, talagang hindi makalusob. At talagang wala silang panalo, no? Kasi may higanting ang pambato itong mga Filisteo sa katauhan ni Goliath. Ngayon, mga kapatid, nakita ni David, ay sabi niya, bakit nilalait niya ang bayan ng Diyos? Ito'y hukbo ng Diyos na buhay. Sino ka para lumait sa aking sa hukbo ng Diyos na buhay? Nako, ang ginawa niya, mga kapatid, talaga nag-volunteer siya na siya ang lalaban. Biro mo, isang pastol na terador lamang ang alam at saka pamalo, lalaban sa isang batikang mandirigmang giganti pa. Pero tingnan niyo mga kapatid, iba kasi kapag kakasama mo ang Diyos eh. Iba kapag ang Diyos ang pinanghahawakan mo ng lakas mo, ng talino mo, ng kakayahan mo. Sa Kanya ka nakasandal. Nako, kahit anong gulayat ng buhay natin. Alam, mga kapatid, kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, gaano mang kalaki yan, tandaan natin, walang wala yan sa ating Diyos. Amen? At ating pag-aralan kung paano nagupo ni David ang kanyang kalaban na si Goliath. Amen po? Ang nakakatuwa dito, mga kapatid ko sa Panginoon, nilabanan niya sa pamamagitan lamang ng kanyang terador. Amen? Wala po siyang tabak, walang espada. Amen po? Okay. Now, marami tayong mga gulayat sa buhay natin. Pero just the same, parehas lang po paano ginapi ni David yung gulayat na yon. Ganun din ang gawin natin at magagapi din natin kung ano yung mga humahadlang sa ating tagumpay, yung mga kahirapan na yan, yung mga utang-utang, yung mga problema yan, yung mga kinatatakutan natin sa buhay, yung mga gumugulo sa ating buhay, yung mga nagnanais yung gusto tayong ibagsak, gusto tayong malupig, ano man yan, mga hadlang sa buhay na yan, nagpapasakit sa atin, hadlang sa ating buhay, tandaan po natin. Sa oras na ito, sa buhay lang natin yung mensahe ng Panginoon, tularan natin si David, at gaano mang katindihan, magagapi natin yan, mapagtatagumpayan natin yan, mga kapatid, at mapararangalan ang Diyos. Amen po. Okay. Paano natin ito tatalunin? Yan, yung ating mga gulayat. Katulad din ng ginawa ni David. Unang-una ito, pakinggan nyo mabuti. Kailangan meron tayong katulad ni David na may conviction or firm belief that he belongs to God's people.
kailangan meron tayong ano eh, meron tayong pananampalataya na hindi tayo ordinaryong tao. Tayo ay nakabilang doon sa pamilya ng Diyos. Tandaan natin, basta ikaw tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kapatid, diba sa John chapter 1 verse 12, sabi doon, sino mang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon niya at tagapagligtas ay ituturing, binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Dapat, alam mo na ikaw ay kasama sa family of God. Amen? Kasama ka doon sa pamilya ng Diyos. At pag yan ang conviction mo, yan ang pinaninindigan mo, hindi ako ordinaryong tao. Oo, hindi ako, wala ako sa posisyon, wala ako sa ganito, wala akong power na ganyan sa lipunan. Pero, alam ko, ako ay anak ng Diyos. Ako'y kabilang sa pamilya ng Diyos. Amen? At yun ang tingnan nyo, ang sinabi ni David. Ah? Sabi sa 1 Samuel chapter 17, verses 26b, ito, sabi doon, at sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Sino ba ang paganong ito na humahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Ang ibig sabihin niya, sino ba itong lumahamon? Hindi niya kilala ang hinahamon niya. Ang hinahamon niya ay hukbo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa ng lahat ng nakikita at dinakikita. Kapag ganyan ang ating conviction, kapag ganyan ang ating pinaniniwalaan, mga kapatid, na bagamat sa tingin ng mundo, tayo ordinaryo mga tao lang, pero sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga hukbo ng Diyos ng mga anghel, tayo kabilang sa hukbo ng Diyos. Amen. Bakit? Sapagkat tayo ang nagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Kuha niyo po mga kapatid, tingnan, sabi sa Psalm 27 verse 10, itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Si Haring David, ito yun eh. Si Haring David eh. Sabi niya, may mag-aaruga sa akin, mayroong may anin sa akin, ang Diyos. Amen? Kaya kahit na ako itakwil ng aking ama at ina, ay hindi ako mababalisa. Bakit? Sapagkat alam ko, mayroong Diyos na nagmamay-ari sa akin. Kapatid, tandaan mo, you are a property of God. You are a property of God. Kapag nanalig kang yan, pag-aari ka ng Diyos, hindi ka po pwedeng pabayaan ng Panginoon. God will never leave you nor forsake you because you are His. Kanya ka eh. Amen? Maliwanag po. Sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo, tapik-tapkin mo sarili mo, sabihin mo, ako'y pag-aari ng Diyos. Amen? Bakit? Siya ang may likas sa atin eh. Siya ang nagbigay sa atin ng lahat. Tayo pag-aari ng Diyos. Tingnan nyo. Sabi sa Isaiah 46 verse 4, sabi, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Tingnan nyo. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Pag-aari, nilikha nga tayo. Ibig sabihin, nilikha tayo ng Diyos. Pag-aari niya tayo, may purpose ang Panginoon para sa atin. At ang purpose niya, hindi para tayo malupig, kundi para tayo magtagumpay. Amen? Kaya nga sabi sa Bible, sino man nakipag-isa kay Kristo, magtatagumpay rin, katulad ni Kristo. Amen? Now, sabi sa Isaiah 49 verse 15, sabi ito, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niyang mahalin ang sanggol niyang iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Tingnan niyo, grabing pangako ng Panginoon yan. Bakit nga? Pag-aari nga tayo ng Diyos eh. Amen? Ganyan ang paniniwala ni David. Kaya sabi niya doon sa kay Goliath, sino ka nalalait? Sino ka maghahamon dito sa bayan ng Diyos, dito sa hukbo ng Diyos na buhay? Amen? Parang sinasabi mo doon sa mga problema mo, o ano man yung sagabal sa buhay mo, sasabihin mo, ikaw, ako'y anak ng Diyos. Ako'y pag-aari ng Diyos, pwede ba akong pabayaan ng Panginoon? Parang sinasabi nga ng Panginoon sa Romans chapter 8 verse 32,
Eh kung ang aking anak ay pinagkaloob ko sa inyo eh. Because I love you. Oh, kayo'y mga anak ko. Sabi, ano pa bang ipagkakait ko sa inyo? Amen? Maliwanag po, tandaan natin magtatagumpay tayo, hindi dahil sa atin, kundi dahil may nagmamay-ari sa atin. Siya ang tutulong sa atin kung buong-buo lamang ang ating pananampalataya na hindi mo pag-aari ang sarili mo, may nagmamay-ari sa iyo na isang malaking Diyos, makapangyarihang Diyos. You are a property of God. Tandaan mo yan, kapatid. You are a property of God. Amen? Okay. Maliwanag ba, mga kapatid? So, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Ako laging ganun. Pag mayroong tumatakot sa akin, pag mayroong parang gustong manakot sa akin, sinasabi ko, hoy, I am a God's property. Ako'y pag-aari ng Diyos. Ako'y anak ng Diyos. I belong to God's family. Kaya hindi ako po pwedeng galawin ng mga diablo na yan. Kung ano-ano mangyan. Amen? Okay. Mga kapatid ko sa Panginoon. Pangalawa na makikita natin kay David dito. Sabi dito sa 1 Samuel chapter 17 verse 32. Ha? Yung kanyang pananampalataya na si Goliath ay hindi ganun. Hindi niya tinitingnan na ganung kalaki. So, kumbaga sa comparison, ha? Kung ikukumpara mo, sa totoo lang naman, di ba? Tingnan nyo, ikumpara nyo ang tao. Kahit pa si Goliath, no, 9-footer, alam nyo, para pa rin isang alabok lang kung ikukumpara sa buong nating planeta. Amen? Sa buong nating planeta, itong planetang daigdig, isa lang sa mga planeta. Isa lang to sa mga billion-billion mga planeta niya na nakakalat dyan sa kalawakan. Amen? Ito ng ating planeta, kahit ganito kalaki ito, ang laki-laki nito para sa atin, at kung tayo ikukumpara sa planetang ito, ay para lamang tayong alabok or isang butil na alabok lamang. Amen? Pero itong mundong ito na ating kinatatayuan na ito, mga kapatid ko sa Panginoon, unawain nyo. Ito po'y tuldok lang sa kalawakan. Tuldok lang sa kalawakan na nasasakop ng isang napakalaking Diyos. Amen. At yung Diyos na yun, yun ang may-ari sa iyo. At kung may gulayat man sa iyong ganyan, napakaliit niyan kung ikukumpara sa ating Diyos. Amen. Kaya ang ginawa kasi ni David, ano, nag-volunteer siya. Sabi niya, ako lalaban. Eh di ang ginawa sa kanya, iniharap niya kay Saul, do sa hari. Haring Saul, eto po, may nag-volunteer dito na siya daw ang lalaban kay Goliath. Eh, siyempre, Saul, siguro, parang nagulat siya. Sino ba itong paslit na ito? Na mga ngahas ng ganito, batang-bata pa. Si David pa naman, isang pasto lang. Pero, pagdating kay Saul, sabi daw sa verse 32, 1 Samuel chapter 17, verse 32, pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang, nilalang lang niya si Goliath. Bakit? Kasi alam niyang napakalaki ng Diyos na sinasandalan niya. Alam niyang napakamakapangyarihan ng Diyos na kanyang sinasandalan o kanyang ipinagmamalaki. Amen? Tandaan niyo yan. Hindi maliit ang iyong Diyos. Napakalaki ng ating Diyos. Kaya nga may kasabihan tayo. Kung ang iyong problema ay kasing laking ng barko. Ang laki nun, ha? Cruise ship pa. Kung ang iyong problema ay kasing laki ng barko, tandaan mo ito. Ang ating Diyos ay malaki pa sa dagat. Totoo naman talaga eh. Mas malaki pa sa dagat. O, di ba? Nasasakop niya nga ang buong kalawakan eh. Gaano kalaki ang Diyos? Amen? Ganun lagi dapat na nakatanim sa isipan natin. Kaya nga sabi ng Panginoon eh, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag kayong gumaya sa mga tagasanlibutan ng pag-iisip. Malalaki ang problemang yan. Baguhin daw natin ang ating isip. Ano yung dapat mabago sa ating isip?
Isipin natin na gaano man kalaki ang problema, gaano man kalaki ang mga struggles natin sa buhay, tanda natin, napakalaki ng ating Diyos. Amen? Napakalaki ng ating Diyos. Kung, uulitin ko, kung ang problema mo raw ay kasinlaki ng barko, tanda natin ito. Ang ating Diyos, mas malaki pa sa dagat. Eh, samantala, nakakita na ba kayo ng malaking barko talaga ng aktwal? Ha? Pag tinignan sa taas yan, halimbawa nasa aeroplano ka, ang liit-liit na ng barko, ay ang laki-laki ng dagat. O, kuha nyo? O, ay ganon. Mga kapatid ko sa Panginoon, higit na mas malaki pa doon. Kaya huwag tayo matakot, huwag tayo mabalisa. Amen? Napakalaki ng ating Diyos na handang tumulong sa atin. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, tinignan sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya, pakinggan niyo mabuti ha, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Ng higit sa inyong makakaya. Ibig sabihin yung kaya natin, hindi niya palalabisin doon o pasosobrahin doon sa kaya natin ang ipapahintulot niya na problema. Yung mga problema natin, pinapahintulot yan, mga kapatid. Pero ang purpose nga niyan, sabi sa James chapter 1, sabi doon, ay para tayo lalong lumago ang pananampalataya. Para lalo tayong tumatag. Kasi kapag wala tayong darating na problema, hindi natin maralaman kung ano ang kakayanan ng Diyos na tumulong sa atin. Amen? At ang sabi nga niya dito, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na tayo'y subukin ng higit sa ating makakaya. Sa halip, sabi doon, pagdating ng pagsubok, tingnan nyo, what a promise ito. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Tingnan nyo, may pangako pa. Hindi na nga tayo bibigyan ng higit sa ating makakaya, bibigyan pa tayo ng tulong. Oh, sabi niya doon, sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Mayroon pang lakas na nakalaan ng Panginoon na ipinangako upang makayanan daw natin, upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Ay, di ba pangako ng Panginoon yan? Ayun ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Numbers 23:19. Akong Diyos ay hindi sinungaling na katulad ng tao. Kapag sinabi ko, tinutupad ko. Kapag ipinangako ko, ay gagawin ko. O, di ba? Sabi ng Panginoon yan. Amen po? So, eto, ay ang pangako niya dito, pag dumating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas. Amen? Oy, nahihingi yan. Amen. Kung tayo may pananalig, may nakalaan po yan, hingin lang natin. Hindi tayo didiskarte ng atin hinihingi yan kay Lord. Amen? Sapagkat bibigyan nga daw tayo. Number 3, eto. His memories of God's works in the past. Yung napakahalaga po na inaalala natin yung mga nangyari. Alo, ganyan tayo lalakas eh. Palalakasin tayo ng Panginoon. Alalahanin nyo yung mga nangyari natin, yung mga pinagdaanan natin noon. Diba? Ako sa totoo lang, ano? Mga kapatid ko sa Panginoon. Eh, kayo man, baka rin, ganun din kayo eh. O kung kayo halimbawa kasing edad ko, na marapit na maging senior. Ha? Marahil, napakaraming beses nang muntik na kayong namatay. O muntik na kayong mapahamak. Pero buhay pa rin kayo ngayon. Tama? Ang dami na nangyaring problema na pagtagumpayan nyo. Akala nyo ba kaya kayo nagtagumpay ay gawa ng sarili nyo? Hindi. May Diyos. May Diyos. Amen? Na tumulong sa atin. Minsan lang hindi natin nire-recognize, hindi natin kinikilala, hindi natin pinapansin, pero ang nasa likod ng tagumpay natin ay Diyos. Sa totoo lang, Diyos po ang nasa likod ng ating mga tagumpay sapagkat sabi ng Panginoon, you cannot do anything apart from me. Wala kayong magagawa. Amen? Pag tayo binitawan ng Panginoon, wala tayong may pagyayabang. Wala tayong may pagmamalaki. Kung bakit tayo nagtagumpay ng mga nakalipas, ng mga nagdaan natin, ng mga problema natin, mga naranasan natin, o tawag dito yung mga, kumbaga sa ano, na-encounter na natin. Ano? Kaya tayo nagtagumpay doon is because mayroong Diyos na tumulong sa atin. Amen. Kaya nga lang, kaya minsan paulit-ulit tayo kasi hindi natin nire-recognize, hindi natin kinikilala na ang Diyos ang tumulong sa atin. Kaya minsan kakaproblema ulit tayo. Ganun ulit kabigat. Bakit? Kasi sinabi na, parang sinasabi ng Panginoon na, akala mo ikaw ang may gawa noon,
Akala mo kaya ka na nagtagumpay noon eh, dahil sa lakas mo, sa dahil sa mga taong tumulong sa iyo. Hindi, ako ang nagpakilos lahat noon. Ako ang nasa likod ng tagumpay mo kung bakit ka nagtagumpay, kung bakit ka nakaraos doon. Amen? Oh. Kaya pag nire-recognize natin yun, mga kapatid, gumagaan na yung ating mga susunod na problema. Hindi na tayo binibigyan ng matitinding problema. Bakit? Kasi kinikilala na natin. Amen? Kinikilala. Siya, ibinibigay na natin sa Kanya ang papuri, ibinibigay na natin sa Kanya ang parangal, ang pagluwalhati. Thank you, Lord. Salamat po sa tulong mo. Kung wala po ang tulong mo, at pag nagkukwento ko sa iba, hindi na sarili mo ang iyong itinataas. Hindi na ang sarili mong lakas at talino ang iyong ipinagmamalaki, kundi ang ipinagmamalaki mo na ang Panginoon. Pero hanggat ang ipinagmamalaki natin sa mga tagumpay natin, ay ang ating sarili, uulit ka uli. Uulit ka uli doon sa pagsubok na yon, uulit ka ulit sa problemang iyon. Maaring hindi ganong itsura, pero ibang anyo lang, pero ganon pa rin kabigat. Bakit? Kasi hindi naganap yung gusto ng Panginoon na kilalanin natin na Siya ang nagpo-provide, Siya ang tumutulong, Siya ang nagtatanggol sa atin. Amen? Siya ang nasa likod ng bawat tagumpay natin. Si David, tingnan nyo, ha? Kaya ang lakas ng loob niya eh. Kasi ang dami niyang karanasan eh. Tingnan, sabi dito, 1 Samuel chapter 17 verse 34. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawa ng aking ama. O sa mga tupa daw ng kanyang ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Tingnan nyo, grabe. No? Grabe talaga. Ang power talaga niya. Nakasandal sa Panginoon. Eh. Nananalig siya. Kasama niya ang Diyos. Eh. Amen? Kaya sabi niya nga doon, mga kapatid, talagang ang kanyang pananampalatay, kung ako'y nailigtas doon sa leon at oso, nililigtas din ako dito. Ako nga eh, hindi ako pinabayaan ng Diyos doon eh. Iyon ang kanyang pananampalataya. Nire-recall niya yung mga pangyayari na kung saan nagtagumpay siya kahit na oso at leon. Isipin mo, 16 years old, bata pa siguro sa 16 years old siya doon, ay nakapapatay na siya ng leon at oso. Eh, pero yung pinakamatindi ang leon at oso. Kinatatakutan niya sa gubat, kinatatakutan niya sa parang. Amen? But then, hinaharap yan ni David. Why? Kasi meron siyang pananampalataya. Amen? Ano yung pananampalataya? Kasama ko ang Diyos. Amen? My power is from God. Amen po. I have the power from the Almighty One. Amen? Dapat ganun. May, sabi nga sa Biblia, sabi nga ni St. Paul, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. O, tingin nyo? I can do all things. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristong nagbibigay sa akin ng lakas. Dapat ganun ang ating pananampalataya. Philippians 4:13. I can do all things. Magagawa ko ang lahat ng bagay. Magtatagumpay ako dito dahil kasama ko ang Diyos. Bibigyan niya ako ng lakas. Amen? Okay. Sabi dito, mga kapatid, sabi niya, kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Grabe, no? Ang tindi ng courage ni David, ano? Grabe. Okay. Dapat ganun tayo, hindi tayo natatakot. Sabi nga sa Bible, the devil is like a roaring lion. Umaatungal lang yan. Kung ikukumpara mo yung leon na yan sa buhay mo, yung Goliath na yan sa buhay mo, gaano lang yan sa Diyos? Kaya huwag mong isipin, napakalaki niyan. Amen po? At alalahanin natin, pag ako'y nagkakaroon ng problema, ang lagi ko iniisip, ilang beses na ba ako iniligtas ng Panginoon? Ililigtas uli ako dito. Oh, amen. Sa totoo lang, ilang beses na ako namatay, lalo na sa luma kong buhay. Ilang beses na aksidente, nagkaroon ng matinding sakit. Maniniwala ba kayo na malaria pa ako? Akala ko todas na ako, pero buhay pa rin, ano?
Bakit? There's God. Pag sinabi ng Panginoon, mabubuhay ka pa, mabubuhay ka pa. Amen. Pag sinabi naman ng Panginoon na, wala. Wala ka na, hanggang dyan ka na lang. Amen. Tandaan natin, ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Hindi ang tao, hindi ang doktor, hindi ang kusino pa man, hindi ang gamot. Hindi yung takot na takot ka na ubusan ka ng gamot, ng maintenance mo. Hindi. Basta hindi mo naman sinasadya yan, mga kapatid, at hindi na katamadan o kaya kapabayaan, tandaan po natin, ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Amen po. Magagawa niya ang lahat ng bagay para sa atin. Maliwanag po, mga kapatid ko sa Panginoon. Okay, next is ito. Number 4 na ginawa ni David. His full confidence. Ito ang sekreto, yung mga sekreto ito kung bakit siya nagtagumpay. Ang pang-apat na sekreto niya, his full confidence of victory because the name of God is at stake. Kaya pag ang pinag-usapan na ay tungkol sa Diyos, tandaan po natin, kung ang lagi mong iniisip ay ito, Lord, ako'y anak mo. Pag ako hindi nagtagumpay dito sa problemang ito, mapapahiya kasi alam nila ako na nakikipagnilay ako kay Brother Ding. alam nila ako na nagbabasa ako ng Bible. Alam nila na ako ay mananampalataya mo. Alam nila, sinasabi ko sa kanila na ako'y anak mo. Ako'y nananampalataya sa iyo. Oh, kaya ang nakasalalay dito ay ang pangalan mo, Lord. Ang pangalan mo Father God. Amen? Oh, kasi sumasampalataya ako sa iyo eh. Maliwanag po, mapipintasan ka kapag ako'y napahiya dito, kapag ako ay naghapi nitong problemang ito. Amen po? Mapipintasan yung pangalan mo. Oh, amen? Kaya si David ganun din eh. Sabi niya, sa 1 Samuel chapter 17 verses 36 to 37. Sabi dito, nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso, sabi niya kay Haring Saul, doon sa hari. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa na ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. O, tingnan nyo. Talagang mayroon siyang yung full of confidence siya. Talagang buong-buong tiwala niya na mayroon talagang tagumpay. Kasi nga, ang iniisip niya ay ang pangalan ng Panginoon ang nakataya dito. Amen? Pinagmamalaki nila, kami hukbo ng Diyos na buhay na si Yahweh. May Diyos kaming sinasambang makapangyarihan sa lahat. Amen? Ipinagsisigawan nila ang pangalan ni Yahweh na kanilang Diyos. Kaya, siguradong hindi siya ipapahiya ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, ang walang nagtitiwala sa Diyos, sabi sa Romans chapter 10 verse 11, walang nagtitiwala sa Diyos na mapapahiya. Amen? Kung ikaw sa Diyos nagtitiwala, gusto mong parangalan ng Panginoon, tandaan po natin, siguraduhin mo lamang, ang ipagmamalaki mo ang Diyos, kapag napagtagumpayan mo na yung problema na yan o pinagdaraanan mo, siguraduhin mo lang, ang pararangalan mo yung Diyos, hindi ka mahihiya na sabihin, sa tulong ng Diyos, ako'y pinagpala ng Diyos, ako'y iniligtas ng Panginoon, pinagaling ng Panginoon, siya ang nagpagaling sa akin, hindi ang doktor, hindi ang gamot, o bagamat uminom ka ng gamot, bagamat nagpa-doktor ka, tandaan po natin, hindi garantiya na kapag ikaw ay nagpa-doktor ay gagaling, hindi garantiya na kapag ininom mo ang inireseta sa iyo ay gagaling ka. Hindi ang doktor ang nagpapagaling, hindi rin ang gamot. Dahil kung ang doktor ang papagaling, lahat na nagpa-doktor gumaling. Di ba? Isipin nyo nga yun? O, kung ang doktor talaga nagpapagaling, eh di lahat na nagpa-doktor gumaling. At kung ang gamot na nagpapagaling, eh di lahat ang uminom ng gamot gumaling. Amen? Nabalitaan nyo ba yung mga nagpa-turok ng baksin? Sa halip na gumaling, lalong namatay. Di ba? Amen? O, hindi ko naman sinasabi nakakamatay talaga. Baka may meron pong dahilan, ibang dahilan kung bakit nagkaganan. No? But then,
Gusto ko lamang pong i-emphasize na ang tunay na nagpapagaling ay ang Diyos, ginagamit lang ang doktor. Ang tunay na nagpapagaling ay ang Diyos, ginagamit lang ang gamot. Amen po? Diyos pa rin ang magpapasya kung tayo pagagalingin o hindi. Sapagkat napakaraming mayayaman, mga kapatid, bata pa, pero namatay din kahit na mayaman sila, kahit na kayang-kaya nilang tustusan ang gastusin sa ospital, sa doktor, sa gamot. Patay pa rin. Kuha nyo? Pero kapag ang isang tao, sinabi ng Panginoon, mabubuhay ka pa hanggang 90. Aabutin mo ng 90, magtataka ang ibang tao. Yung iba naman, nauna pa sa iyo. Ikaw ang tinitingnan nila, nako, siguro ilang ano na lang, ilang buwan na lang yan. Oh. Pero nauna pa yung nagsasabing ilang buwan na lang. Amen? Okay. Oh, mga kapatid. Okay, number 5 na ginawa ni David, o sekreto ni David to, his full trust in the name of God and not in the ways of men. Ayan. Ang pagtitiwala niya ay sa yung sa pangalan ng Diyos. Kaya nga sabi nito, 1 Samuel chapter 17 verse 45. Sumagot si David, ang dalamoy tabak, sibat ang at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Alam niyo, bago mangyari ito, si Haring David, ang ginawa ni si Haring Saul, ang ginawa niya kay David. Oh, sige, kung gusto, kung ikaw pa lang lalaban, eh ito. Gamitin mo itong aking mga sandata, itong aking mga armor, ito, yung mga baluti ko. Nako, isinuot lahat kay David, ha? Ay bata pa nga si David, musmus pa. Nako, isinuot lahat yung helmet, yung espada, yung ano, yung armor dito, mga kapatid ko sa Panginoon, yung mga vest na yan, isinuot sa kanya lahat. Naku, hindi siya makalakad. Sa bigat, hindi niya, ang ginawa niya, naku, mahal na rin, hindi po ako sarili dito gumamit nito. Naku, sabi niya, hinubad niya, ito lang po ang aking gagamitin. Ano yan? Tirador lang yun. Ito pong ipinangpapatay ko doon sa mga leon at mga oso na yan eh. Doon sa mga gusto sumila ng aking ano, ng aking mga tupa. Oh. Kaya yun lang ang kanyang ginawa. Kaya ang ginawa niya, pumulot lang siya ng limang makikinis na bato daw doon sa may sapa. And then, naku, inilagay niya doon sa supot niya. And then, yun ang binaon niya pagharap kay Goliath. Doon sa higante. Eto na, mga kapatid. Kaya yung ating binasa kanina, sabi doon, di ba? Yung ating pasimulang pagbasa eh, si lumalapit si Goliath eh, siya naman, patakbong lumalapit din, no? Sumasalubong. Antindihan, no? Tapang talaga, no? So, kaya napakalaga nung may tapang ka. Kaya yung tapang mo kasi, kapag ang tapang mo galing sa Diyos, sasamahan ka ng Diyos eh. Pero kapag ang tapang mo galing doon sa pera mo, galing doon sa position mo, galing doon sa power mo, nako, may laglag ka dyan. Kapag ang tapang mo dyan ang gagaling. Maraming taong ganyan eh. Nanggagaling ang tapang nila doon sa sandata nila. Nanggagaling ang tapang nila doon sa ari-arian nila. Nanggagaling ang tapang nila doon sa pera nila. Doon sa mga connection nila. O, kaya malakas ang loob nila. Kaya hindi sila nababalisan. Hindi na sila natitinag. Bakit? Doon nanggagaling ang kanilang lakas eh. Ang kanilang lakas ng loob. O, yung iba, galing sa alak. Nako, ang dami na kong napahamak dyan. Ang dami ng binigo ng Diyos dyan. Ang dami ng sinupalpal ng Panginoon dyan para ipakita lamang na hindi yan ang tunay na pag-asa. Ang pag-asa nyo ay ako, ang Diyos na buhay, ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Amen? Okay, sabi sa 1 Samuel, sa Mark chapter 16, verse 17, ito, ang mga sumasampalataya, ito kay Jesus daw, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika. Ibig sabihin ito, ang bawat sumampalataya daw, mga kapatid ko sa Panginoon, ay binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Totoo yan, naranasan ko yan eh. Ilang beses na ako nakaranas na talaga yung poses, mga kapatid, na talagang takot sa pangalan ng Panginoong Jesus. So, totoo lang. Oo. Kahit nung ako'y nagmi-mission pa sa Masbate, sa Mindoro, naka-encounter ako ng mga possessed na ganyan. Kahit dito sa lugar namin, lalo pa nung bago-bago pa lang ako, mga kapatid sa gawain ng Panginoon, marami pang mga napoposes na ganyan. Eh talaga naranasan ko, takot talaga sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pagka ikaw ay mananampalataya,
talagang isinuko mo ang sarili mo sa Panginoon, talagang gusto mo magpagamit sa Panginoon at gusto mong parangalan ang pangalan ng Diyos, tandaan niyo po yan, you have the power in the name of Jesus. Totoo po yan, kaya mo rin magpalayas ng mga diablo na yan, yung mga inaalihan na yan, kumbaga sa ano, yung mga possess na yan, sinasapian. Oh, amen po? Totoo po yan, kasi sinabi ni Lord yan eh. Oh, ang lahat ng sumasampalataya, sabi doon, sabi niya, ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng demonyo. Oh, sabi, sa pangalan daw ni Jesus, kaya pagka mayroong posas dyan, sabi mo, in the name of Jesus, kung ikaw'y talaga mananampalataya, kung talaga isinuko mo na lahat-lahat sa iyong buhay, magagawa mo rin yan. Amen? Okay. Sabi sa John chapter 14, verse 13 to 14, tingnan nyo kung gaano ka-powerful ang humingi ng biyaya sa Panginoong, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sabi, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Amen? Kapag tayo ay lumalaban sa mga pagsubok natin sa pangalan ng Panginoong Yesus, laging ang pangalan ng Panginoon ang ating sinasambit. In the name of Jesus, magtatagumpay ako dito. In the name of Jesus, ma-overcome ko ito, mga problemang ito. In the name of Jesus, ibibless ako ng Panginoon. In the name of Jesus, humihingi ako kay Lord. Oh, in the name of Jesus, ako'y pagpapalain ng Panginoon. Tandaan po natin, magaganap yan. Amen? Amen po. Kaya, yun din eh. Ganon din si David eh. Sabi niya, kausap niya si Goliath eh. Sabi niya, ang dalamoy tabak, sibat at pantuso. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Sa pangalan ni Yahweh. Oh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Tingnan nyo, mga kapatid sa Panginoon. And number 6 na ginawa niya, no? Ha? Sabi dito, ito yon. His positive mind with full picture of 100% victory. Yung bang naroon na sa isipan niya yung picture. Yung picture, yung larawan na tumumba na si Goliath. Ha? Yung nasa imagination na niya kung ano mangyayari. Yun ang mahalaga eh. Yung may pinaniniwalaan ka. Halimbawa, problemado ngayon. O kaya naman may karamdaman ka. Halimbawa, ini-imagine mo na ngayon pa lamang tumatakbo ka na doon sa tabi ng ilog. Amen? O kaya naman, naglalakad ka na papunta sa gawain ni Lord. O kaya naman, ini-imagine mo na naglilingkod ka na, ang lakas-lakas mo na. Ini-imagine mo na yun. Kung ano yung gusto mong mangyari. Eto, may sakit ka ngayon. Eto, may problema ka ngayon. Pero ini-imagine mo na. Dahil sa Panginoon, ini-imagine mo na yung pinipicture out mo na. Inilalarawan mo na sa isipan mo. Mayroon na naglalaro sa balintataw mo. Pinaniniwalaan mo mangyayari. Eto, sabi dito, ating nyo. 1 Samuel chapter 17, verses 46 to 47. Sabi ni, sinabi niya rin kay Haring Saul eh. Kausap ngayon itong si Goliath, sabi, ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita. Tingnan nyo, pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ang buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. O tingnan nyo, ang tindi ng kanyang ini-imagine. Ini-imagine na kagad niya na si Goliath ay babagsak, pupugutin niya ang ulo, tapos ipakakain niya ang bangkay ng lahat ng mga army ng Pilisteo. Alam nyo, pag binasa nyo yung the full story, mga kapatid, naganap lahat yung sinabi niya. Naganap lahat. Word for word, nangyari, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang tindi, mga kapatid. Bakit? Kasi may sinabi din ng Panginoon dito sa Matthew chapter 9, verse 29, ang sabi dito, mangyayari ayon sa inyong paniniwala. Tingnan nyo, napakalaga pala yung pinaniniwalaan mo, yung pinipicture out mo kagad, ini-imagine mo na kagad. Amen? Amen po. Halimbawa, Lord, kailangan ko po ang sasakyan. Yan. Kailangan ko po. Basta kailangan mo, ha? Oh, basta kailangan mo. Kasi problemado po ako sa traffic ng ganito, eh.
kailangan ay may sasakyan po akong ganito na mas makapagpapabilis sa akin paglalakbay. I-imagine mo na ikaw ay nagda-drive na. Amen? Lagi mong ini-imagine, nagda-drive na ako, papunta na ako sa trabaho ko. Sakay ako dito sa dinadrive kong sasakyan, ini-imagine ko na ganito ang itsura, ganito ang kulay. Amen? Kuha niyo mga kapatid ko sa Panginoon, mahalaga yon. Kasi sabi ng Panginoon, mangyayari ayon sa inyong paniniwala. Matthew chapter 9 verse 29, mangyayari daw ayon sa inyo. Ang pinagbabatayan yung pinaniniwala. Ano ba pinaniniwalaan mo? Kaya sabi sa Mark chapter 11 verse 24, sabi doon ano man ang hingin nyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yon. Yun ang katumbas nun . Manalig kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap nga ninyo. Tingnan nyo. So, ini-imagine mo nang natanggap mo na. Ini-imagine mo nang mayroon ka na. Iyon ang gusto ng Panginoon. At yun din ang ginawa ni David. Inimagine na niyang si Goliath ay babagsak at yung mismong espada ni Goliath ang kanyang kukunin, pupugutin ang ulo ng hambog na Goliath na ito. Amen? Kaya kung ano man problema ang pinagdaraanan natin, ano man yung sagabal sa buhay natin ngayon, ano man yung pasampasan natin mga kapatid at nagpapabigat sa takbo ng buhay natin, imaginin mong wala na yan. Amen? Imaginin mo ngayon, wala na. At mangyayari yan sa tulong ng Diyos. Amen? Ang Diyos, ang Diyos ang magpuprovide, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Amen? Okay. At panghuli, number 7, eto ang isa pang ginawa. His faith that the battle is God's. Yun, na matindi. Inimagine niyang, siya'y kasangkapan lang, pero ang totoong kalaban ng higanting ito na si Goliath ay hindi siya, kundi ang Diyos. Hindi niya laban, kundi laban ang Diyos. Amen? Kuha niyo mga kapatid, tingnan niyo ha. Sabi sa 1 Samuel chapter 17, verse 47b, sabi, kay Yahweh ang laban ng ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga sa aming mga kamay. Kay Yahweh ang laban ng ito. Sabi niya, kay Yahweh, hindi akin. Ako'y kasangkapan lang. Pero ang tunay niyong kalaban ay si Yahweh. Paano mananalo yung mga problema natin kung ang mismong magsosolve ay ang Panginoon? Pero pagka iniisip natin, ako magsosolve, ako ang gagawa ng paraan, ako ang magaling, ako ang mahusay, ako ang matalino, marami akong alam, ako marami akong kakilala, nako, sasabihin ng Panginoon, sige, ikaw pala Oh, sige, larga. Ikaw na lang gumawa niyan. Ay nako, sigurado 'yan. Lalong lalala yung problema mo. Pero sabi mo, hindi. Hindi akin itong labang ito. Ito'y si Lord ang may laban ito. Siya ang lalaban para sa akin. Siya ang haharap dito. Siya ang gagapi dito sa mga problema ito, sa mga hadlang na ito. Kahit ito'y cancer, kahit ito'y leukemia, kahit ito'y sakit sa bato, sakit sa atay, o sa anuman bahagi ng katawan ko, ang Diyos ang lalaban, kapangyarihan niya, ang lalaban sa lahat ng ito at ito'y magagapi. In Jesus' name. Amen? Ay, naku, ganyan yung ganyan yung paniniwala ko noon. Kaya pinalaya ako ng Panginoon sa lahat ng problema ko noon. Kaya ako, lagi kong tinatas ang Panginoon. Wala. Wala akong may pagmamalaki. Wala! Wala talaga akong may pagmamalaki. Pero lahat ng aking sinuong ng mga problema, mga pagsubok sa buhay, lagi ko sinasabi, this war is God's. Ito'y laban, ito'y, this battle is not mine, but God's. Amen? Okay, maliwanag po. Sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. O, tingnan nyo, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kuha nyo. Sabi ng, cast your burden unto Jesus because He cares for you. Mahal tayo ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid. Ang Diyos ang kikilos. Huwag na natin ipagmalaki yung iba nating alam. Tandaan nyo, lalo mong bumibigat ang ating problema. Lalo lamang tayong tumatagal, nadidelay yung mga blessing natin kapag ang ipinagmamalaki natin yung kakayahan natin, yung mga kaya natin gawin, yung mga tao na
nilalapitan natin, lalo yung, nako, yung mga taong may permihang utangan. Kaya pag nagkakaproblema, ang laging iniisip, hindi Diyos, yung inuutangan niya. Kaya paulit-ulit ang pangungutang. Amen? Okay. Kaya tayo lumapit sa Panginoon ngayon at tumasa tayo na gaano mang kalaki, kasi nilaki man ni Goliath ang ating problema, tandaan natin, our God is more than enough. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, tungon niyo po ang inyong ulo, pikit niyo ang inyong mga mata, isipin niyo na kaharap niyo ngayon ang Panginoon, ang pinakamalaki sa lahat, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, at pinakang mabuti sa lahat, pinakang tapat sa lahat, pinakang may magagawa sa lahat. Lalapit tayo sa Kanya ng buong pananampalatayang katulad ni David. Hinarap niya si Goliath, hindi dahil sa kanyang alam, sa kanyang kakayanan, kundi, mga kapatid ko sa Panginoon, dahil sa Diyos. Ang pinagmamalaki niya ang Diyos, ang pinagtitiwalaan niya, natutulong sa kanya ang Diyos. Napakahirap patamaan sa noo ni Goliath sapagkat balot ng bakal mula ulo hanggang kanya mga binti at paa. Kaya kahit siya saan tamaan ng sibat, hindi siya tatabla sapagkat puro bakal. Tanging yung pagitan ng mga mata, tanging yung bahagi ng mata, ang walang takip. Doon, pumasok yung bato. Gawa ba ni David yun? Hindi. Ang Diyos ang gumawa noon. Bumaon ang bato do sa noo ni Goliath. Dahil ang Diyos ang gumawa. Mga kapatid, inaanyayahan ko kayo magtiwala ng lubusan sa Diyos. Huwag kayong manangan sa sarili niyong karunungan. Sabi nga ng Panginoon sa aklat ng Kawikaan, sabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. Father God, narito po kami, lumalapit sa iyo. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga nagdaanong panahon na ang inasahan namin ay hindi ikaw. Ang inasahan namin, Panginoon, ay ang mga taong inaakala namin na madaling lapitan at may magagawa. Ngunit ngayon, naunawaan namin, Panginoon, nasa iyo pala ang lahat. Ikaw pala ang kasagutan, Panginoon. Ikaw, nasa iyo pala lahat ang aming tagumpay. Napakalaki mo palang Diyos, napakamakapangyarihan mo, napakaliit lang nito na aking pinagdaraanan. Panginoon, patawarin mo po rin kaming lahat sa anuman ang naging laman ng aming puso ng mga nakalipas na panahon. Yung mga galit, hinanakit, puot, sama ng loob, pride, inggit, Panginoon, na pinamalagi namin sa puso namin kung bakit hindi kami makapagtiwala ng lubusan sa iyo. Kung bakit hindi kami makalapit at makapagpakumbaba sa iyo, kaya kami nananangan sa sarili naming kakayanan. Linisin mo pong ganap, patawarin kami sa lahat ng ito at hayaan mo, Panginoon, na sa mga sandaling ito, Lord, paparangalan mo ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng aming mga buhay. Sa mga gagawin mo sa bawat isang kapatid ko ngayon, nakikipagnilay na ito. Sa YouTube man ito, Panginoon, replay man o Diyos, nananalig po kami. The same power, the same God ang aming kinakatagpo sa pamamagitan ng pagninilay na ito. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nagmahal sa amin kahit hindi kami karapat-dapat mahalin. Kahit na alam mong napakarami naming pagkukulang, hindi nagbago ang iyong pag-ibig sa amin.
Panginoon, sa mga sandaling ito, mayroon na po akong pananampalataya. Mayroon na kaming pananampalataya, Panginoon, na kami pag-aari mo dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Tinubos niya kami kung kaya't kami iyo na, Panginoon. Kaya nananalig po kami, hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami pababayaan. Itong pinagdaraanan namin, pinagdaraanan ng aking mga kapatid, Panginoon, nananalig po kami. Maliit lang ito. Maliit lang ito kung ikukumpara sa iyong kapangyarihan, sa iyong mga kayang gawin. Napakarami mong pamamaraan. Hindi namin kayang isipin. Pero may pagtitiwala na po kami ngayon na anuman ito, gagawa ka ng paraan. Hindi man namin alam kung paano. Nagtitiwala po kami, may gagawin ka. Hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan sa laban ng ito. Ikaw ang haharap, Panginoon, sa mga problemang ito. Kamay mo ang kikilos. Kamay mo, Panginoon, ang gagawa ng himala. Kamay mo, Panginoon, ang hahawi sa lahat ng sagabal. Ang kamay mo, Panginoon, ang magpapatag ng aming dinadaanan. Sapagkat nanalig kami, katulad ni David. Kaya sa mga sandaling ito, Panginoon, dalangin ko po, Lord, lahat ng may karamdaman ngayon na nakikipagnilay sa akin, Panginoon, sa pamamagitan, Panginoon, ng pagpapahayag na ito, pagninilay na ito. Lord, pagalingin mo po ng lubusan. Pagalingin mo sila, Panginoon. Iparanas mo sa kanila na mayroong Diyos na buhay, na walang imposible, walang mahirap. Isang Diyos na buhay, makapangyarihan, magagawa ang anumang iyong maibigan. Walang makahadlang, walang makapipigil. Kaya Ama, inaangkin ko po sa mga sandaling ito, bilang lingkod mo, tagapagpahayag, inaabot mo ang lahat na may karamdaman. Ipinapatong mo ang iyong kamay sa kanilang bahagi ng katawan nila, Panginoon, na mayroong karamdaman at tinutunaw ang anumang karamdamang iyan. In the name of Jesus, tanggapin niyo po ang kagalingan, buong pananampalataya, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, receive your healing. Tanggapin niyo po ang kagalingan sa pangalan ng Panginoong Yesus. At tanggapin niyo rin ang kalutasan sa inyong mga problema, ang mga solusyon sa inyong mga pasanin. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, magtiwala tayo na sa oras na ito, ipinagkakaloob ng Panginoon ang solusyon. Tinutugon ang ating mga kahilingan, tinutugon ang ating mga daing. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Dahil sa Panginoong Yesus, dahil mabuti ang Diyos, dahil dakila ang Panginoon, dahil tapat siya, dahil mapagmahal siya. Dahil siya nagmamalasakit sa atin. Dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus sa bundok ng Kalbaryo. Panginoon, maging yung tubig, dalangin po namin, Panginoon, hipuin mo ito. Gamitin mong instrumento, Panginoon. Ito mga tubig na ito, magitong hawak sa kamay na ito na tubig, Lord, i-bless mo, gamitin mong daluyan ng iyong pagpapagaling, kapayapaan, kaginawahan, kapanatagan. Panginoon, yung mga hindi makatulog, Lord, sandaling ito'y inumin nila, Panginoon, magkakaroon sila ng masarap at mahimbing na tulog, Panginoon, at bagong kalangkasan, pagising. In the name of Jesus. Father God, nananalig po kami. Gagamitin mo mga tubig nito dahil sa iyong dakilang pangalan. Dahil, Panginoon, tapat ka kung mangako. In Jesus' name, dahil mahal mo kami. In the name of Jesus. At ipinagkakaloob mo rin ngayon, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan ng aking mga kapatid. Lord, na dumadaing sa iyo. In the name of Jesus. Mga kapatid, tanggapin niyo po ang katugunan ng Panginoon sa inyong mga pangangailangan. Ano man yung pangangailangan, financial man yan, o material, whatever man, tanggapin niyo po ngayon in the name of Jesus. In the name of Jesus, tinugon tayo ng Panginoon. Tinugon tayo, magtiwala tayo. Huwag na kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. Manalig tayo. Sumampalataya tayo. At yan lagi ang hinahanap ng Panginoon.
Yan ang nakita niya kay David. Kaya hindi niya pinabayaan si David, pinagtagumpay niya si David. At yun din ang gagawin niya sa atin sapagkat sinabi niya, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen. Marami pong salamat, Ama. Inaangkin na po namin, Panginoon. Tinugon mo kami. Tinugon mo kami, Panginoon. Pinagpala mo kami. In Jesus' name, sa ngalan ng Panginoong Yesus, na bugtong mong anak, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Maraming pong salamat, Ama, sa iyo lahat ang kapurihan, magpakailanman. Amen at amen. Mga kapatid, relax na po kayo. Na-feel ko yung presence ni Lord. Nawa, na-feel nyo rin. Naramdaman ko ang pagkilos ng Panginoon. Nawa, mga kapatid, naganap din sa inyo. Salamat, Lord, kay buti-buti mo. Salamat lalo sa kapatawaran namin. Panginoon, kami ay bagong buhay ngayon. At, Lord, bagong biyay at pagpapala. Maraming salamat, Panginoon. Mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutang i-share ang video na ito. Mga kapatid, maglingkod po tayo sa Panginoon. Sa pamagitan lamang nito, i-share natin. Naglilingkod na po tayo sa Panginoon at ibibless tayo ng Panginoon 100%. Sapagkat nagiging kasangkapan tayo ng Panginoon sa sandaling isinishare natin ang video na ito. Amen po. At, dear brothers and sisters, huwag nyo rin kalilimutang akitin yung iba na, yayain ang iba na mag-subscribe sa aking YouTube channel. At sa pamagitan nito, nagiging katulong ko po kayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Subscribe po kayo at yung inyong mga kapamilya. Madali naman po yan. Mag-text lang kayo sa iba, mag-message lang kayo. At si Lord na po ang bahala na tumulong sa inyo para sila'y mag-subscribe. Amen po. Marami pong salamat, mga kapatid. At manalig tayo. Pinagpala tayo ng Diyos. Amen. God bless po.